and welcome to my YouTube channel. Thank you so much sa aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo na kumakayod na katulad ko. Eto na naman po ako, magchismisan tayo, magdadakdakan tayo dahil eto na po yung libangan ko bilang isang OFW, pampalipas oras, pampatanggal ng homesick. Tayo daw pong mga OFW, makasarili. Tayo daw pong mga OFW, nagsasarili. No, green-minded na naman po kayo. Alam nyo po ba yung ibig sabihin na nagsasarili, di ba? Kasi siguro pagka dirty-minded ka, papasok sa iyo kung anong ibig sabihin ng nagsasarili. No, hindi po 'yun. Rated SPG censor po 'yun. Ang ibig ko pong sabihin ng nagsasarili or makasarili, kasi tayong mga OFW, sarili natin yung ating kakampi. Wala tayong ibang inaasahan sa ibang bansa or sa abroad kundi yung sarili natin. Pag homesick po ba kayo sa ibang bansa, sino yung dadamay sa inyo? Sino yung kakampi nyo? Pag homesick po kayo sa ibang bansa, sarili ninyo ang kakampi ninyo. Libangin mo ang sarili mo. Maghanap ka ng paraan paano aaliwin yung sarili mo. Ikaw sa sarili mo ang magtatanggal ng homesick mo, hindi ang ibang tao. Matutulungan ka ng ibang tao na libangin yung sarili mo, pero unang-una, ikaw muna sa sarili mo. May sakit po tayo. May sakit ang isang OFW. Sinong mag-aalaga sa'yo? Sino ang gagawa ng paraan para gumaling ka? Meron po ba? Ibang tao po ba? Wala. Si OFW pa rin ang magpapagaling sa sarili niya. Pag may sakit si OFW, masakit yung katawan ni OFW. Sino magmamasahe sa'yo? Alam nga namang katukin mo yung kwarto ni Baba o ni Sir mo o ni Madam mo para sabihin, "Ma'am, Sir, masakit yung katawan ko. Pwede po bang pakimasahe ako?" So, kaya tayong mga OFW, natututo tayo ng magsarili, lahat sarili. Masakit yung katawan, masahihin mo yung sarili mo, nagugutom ka. Nagugutom si OFW. May magluluto po ba para sa sarili mo? Wala. Pag nagugutom si OFW, ipagluluto mo mismo sarili mo. Kaya di ba makasarili natin, ultimong pagluluto sarili. Pag nagugutom ka, may iyakan ka po ba? Pwede kang may tawagin, pwede ipagluto mo nga ako ng isang noodles at isang itlog. Wala po, ikaw mismo ang pupunta sa kusina, maghahanda para sa sarili mo. Kahit ano pa yan, kahit nagugutom ka, nangangatog ka, may sakit ka, kailangan ipagluto mo yung sarili mo mismo. Hay nako, di ba? Ganun po tayong mga OFW, makasarili tayo. Nagsasarili tayo. Pag may problema po ba kayo? Di ba? Pag may problema kayo, hiwala kayong matakbuhan kaagad sa ibang bansa. Kasi tayong mga OFW, tayo yung takbuhan ng may mga problemang kaibigan, kamag-anak o kahit sino pa yan na nasa Pilipinas. Pag may problema po sila, sa atin sila tumatakbo. So tayong OFW, pag may problema, wala nang matakbuhan, wala nang maiyakan. So ang soma total, itong si OFW na problemado siyang gagawa ng paraan para mawala yung kanyang problema. Matanggal yung problema niya. Karamihan sa aming mga OFW, matitibay na kami sa problema. Alam nyo kung bakit? Marami na nga kaming problema. Lahat ng nasa Pilipinas, tatakbuhan pa kami ng puro problema. Kaya pag kami may problema sa sarili namin, kami mismo yung gagawa ng solusyon. Magsasabi man kami sa mga malalapit naming kaibigan, pero alam namin at the end of the day, sarili pa rin. Kaya talagang napakasarili nating mga OFW, hindi ba? Wala kang pera. Si OFW na walang pera. Bakit walang pera si OFW? Kasi pagdating ng katapusan na alam ng mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino pa yung Poncho Pilato sa Pilipinas, ayan at tatatatatat, kailangan nila ng pera. So matotal, si OFW ang nawawala ng pera. Pag wala kang pera, OFW, ano ang gagawin mo?
kakayod at kakayod ka mag-isa para ka magkapera. Wala pong magbibigay sa'yo ng pera dahil ikaw ang nagbibigay ng pera, di ba? Ganyang tayong mga OFW, masyado tayong makasarili, nagsasarili tayo sa lahat ng bagay. Kasi sa ibang bansa, wala kang magiging karamay, kundi ang sarili mo. Wala kang ibang mapagkakatiwalaan sa ibang bansa, kundi sarili mo. Kasi ang pagka dumepende ka sa ibang tao dito sa ibang bansa, ang suma total mo ay madi-disappoint ka lang. Or pagka umaasa ka sa ibang, hindi upuuso sa ibang bansa na dumidepende sa ibang tao. Kasi kailangan dito ang dependihan mo or maging sandalan mo ay sarili mo. Kasi hindi po ang isang OFW hindi nagpunta sa ibang bansa para dumepende sa ibang tao. Dahil tayo po, kailangan pagpunta natin sa ibang bansa, ang kailangan nating libangin, pasayahin, ang depensahan ay yung sarili natin. Kaya makasarili si OFW, ako nagsasarili ako, kaya magsarili tayong lahat, maging makasarili tayong lahat. Thank you so much for watching. OFW ka, di ba? Kung OFW ka, share mo to para naman ma-share mo sa iba na bilang isang OFW, makasarili ka na lagi kang nagsasarili. Thank you so much. Sa mga nakapanood po na hindi ko pa subscribers, please do subscribe to my YouTube channel.